once again, and welcome back to my channel! So, just a disclaimer, lahat ng sasabihin ko ay personal opinion ko lang. Ang purpose lang naman ng vlog na to, eh, i-share ko sa inyo yung naging experience ko nung nag-social media detox ako. Baka sakali na ma-inspire kayong gawin nyo rin. So, maglalagay na ako ng timestamp sa baba. So, let's proceed! Ginagamit ko kasi sa pag-film, eh, yung cellphone ko. So, ang ginawa ko na lang, yung mga social media apps ko, lahat ng social media apps ko sa phone ko, and then ginagamit ko lang yung phone ko sa pag-film, sa pag-video. So first, what is detox? So sa madaling salita, social media detox is a pause or pahinga ng paggamit ng social media. Social media is addicting. Believe it or not, addicting ang social media. So, based on my research, 80 to 300 times a day, hinahawakan natin, tinatouch natin, chine-check natin ang phone natin. At nung nag-search din ako sa Google kanina, which country uses social media most? Hawak natin yung record. As of 2018, Philippines yung nangunguna sa paggamit ng social media. Thank you.
Niligo ka sa amin? Shower? Ulan? Whoop! Bye-bye. Sorry kung kinat ko dun yung video. So, yun yung nangyari sa buong isang linggo ko na hindi nagsa-social media. Dito sa last part ng video na to, bakit nga ba ako gumawa ng ganitong content? Bakit ako nag-social media detox? Kasi to be honest, lately, nagiging toxic na talaga yung social media. Hindi ko alam kung bakit yung Facebook, parang may magnet siya. Yung Facebook para sa akin, massive time killer talaga siya. Kasi kahit minsan wala ka namang pa-chat o kaya wala ka namang ginagawang importante sa Facebook, parang minamagnet ka ng Facebook at ang mangyayari, patagal ng paggamit mo ng Facebook, wala ka nang magagawa. Nauubos yung oras mo sa wala. Papaka-perfect or anything dito sa video na to. Kasi kahit ako naman, gumagamit ako ng social media. Social media has a huge part of our life. We connect, nakakasagap tayo ng news, entertain tayo ng social media. Maraming mga benefits din naman yung social media. Pero lately, para sa akin, nagiging toxic na siya. Sobrang daming rants, negativity, and issues around social media. Like, rape, racism, body shaming, sa mga jeepney, tapos yung sa COVID, anti-terror bill, mass testing, yung about sa mga lumad. To be honest, sobrang dami talaga. Madami kong malalaman sa social media, pero yung iba dito, fake news. Yun yung mahirap. Kasi hindi naman lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. I as a student, aware ako sa nangyari sa paligid ko, sa lipunan, lahat ng issue na yan. Napapakinggan ko sa balita, ganun. But, I choose to be in silence. Hindi ako nag-share sa Facebook ng mga post about sa mga mass testing na yan, sa mga lumad. Siguro sasabihin ng iba na hindi na ito yung panahon para manahimik ka. Kailangan mong mangialam sa mga issue, sa mga nangyayari sa paligid mo, sa lipunan mo. Pero sa iba, kapag nananahimik ka, sasabihin nila na you don't practice your rights, wala kang pakialam sa nangyayari sa bansa mo. But don't you guys realize na baka add lang kayo ng fuel, nag-add lang kayo ng mga rants sa mga nangyayari sa paligid natin through social media. Gamitin natin yung social media natin with purpose. Gamitin natin yung social media natin sa mga relevant na bagay na makakatulong sa atin. Kung yung social media mo ay napapile up na ng mga negativity at wala nang nadudulot sa'yo maganda, siguro kailangan mo mag-step back. Masama sa pagpapahinga. Saan pagpahingahin mo yung cellphone mo, yung utak mo, yung sarili mo. Your social media feed is your space, your virtual home. Make sure na nag-fill yun ng good vibes, positivity, nag-bring out ng talent mo, ng strength mo, and know the true importance of human connection. So worth it ba na mag-social media detox? Ang sagot ko sa'yo, yes talaga guys. Kasi sobrang daming benefits na makukuha kapag nag-social media detox ka. So, number one, clarity or to avoid stress. Kasi syempre, wala kang social media, so wala ka nakikitang mga posts or kung ano-anong mga issues sa paligid mo. Number two, positivity. Mas positive yung mind natin. At example, may nakita kang mga posts about junk terror bill or about dun sa traffic or anything na magkakos sa'yo ng pagkainit ng ulo or something, syempre maapektuhan ka nun. Third one is no to social comparison. Siguro hindi tayo aware dito, pero yes, naapektuhan
tayo as a person ng social media by comparing ourselves to other people. Yes, na-overwhelm tayo sa mga likes, shares, comments, followers, subscribers na natatanggap natin sa social media. Pero minsan siguro, kahit ikaw na nanonood, minsan kapag nakakita ka ng ibang tao na mas maraming followers natin, yung kung ano yung meron yung iba, sana ako din. Yung ganong feeling na, ay, 2,000 followers na siya. Ay, ako dapat 2,000 followers na din ako. Something like that. Which is we need to avoid. We need to be contented. Yun talaga, guys. Your value, guys. Fourth one, productivity. Mas marami tayong pwedeng gawin. Mas marami tayong oras. Hindi natin sinasabi na wala tayong oras. But every day, we have 24 hours para kukulin yun sa maraming bagay. We can go back to our old habit. Like reading, writing, singing, dancing, a lot more. The fifth one is focus. Swear, mas focus tayo, mas clear yung mind natin sa mga bagay-bagay. Kasi medyo nalilesen yung mga dapat nating i-worry. At na-clear out yung mind natin sa mga negativity all over social media. Next, mental wellness. Health, we have our health tanks like physical, mental, emotional, and spiritual health. Health is wealth, guys. Totoo yung kasabihan na yun. Lalo na sa panahon ngayon, guys, mental health natin, huwag natin i-isolate yung sarili natin. Mahalaga na may kausap ka. And sa apat na yun, yung physical, mental, spiritual, and emotional. Kung minsan, exercise tayo ng exercise, healthy tayo physically, pero mentally, hindi naman pala tayo okay. May mga personal problems tayo, may mga silent battles tayo. So, tendency na nakaka-apekto yung mental health na yun dun sa ibang health tanks natin. So, tendency na na-drag down niya yung ibang health tanks natin. Lastly, gratitude. Mas madali ka maka-appreciate ng mga bagay-bagay. Sobrang dami nating dapat ipagpasalamat sa araw-araw na gumigising tayo sa umaga. Pa lang sa umaga, blessings na yun, guys. Pasalamat mo na humihinga ka, kumakain ka 3 or more than 3 times a day. Avoid stress, ha? Okay? Huwag mo stressin yung sarili mo dahil sa Facebook na yan, Instagram, sa YouTube, o kung anong social media platform man. Tandaan mo na mas mahalaga yung mental health pa rin tong part na to. Thank you so much! Kung ikaw gusto mo rin mag-take ng social media detox, go lang. Kailangan pag-isipan mo talaga at kung gusto mo siyang gawin, kailangan gusto mo talaga. Nandun yung eagerness mo, yung purpose, kung bakit mo siya ginagawa. At mag-list down ka ng mga gagawin mo, ng mga activities na pwede mong gawin dyan sa bahay niyo para maging productive. So, ayun lang guys. That's about it for this video. Leave a like, comment, and subscribe. On to the next one!